unang kadiwa ng Pangulo para sa mga manggagawa binuksan ngayong araw. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang patuloy na magsusulong ng kapakanan ng mga manggagawang Pilipino na mahalaga para sa pagpapaunlad ng isang bansa. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Sa mahal ng bilihin, si Janelle hindi na sigurado paano pagkakasyahin ang kanyang sweldo araw-araw. Aminado siya, kahit regular na manggagawa sa isang kumpanya, problemado siya araw-araw na pagkasyahin ang kanyang budget. Kaya naman, para makamenos, humanap siya ng kadiwa store para doon mamili. Yung budget po para dito is sobrang parang swak lang talaga eh. Pagka bumili ka, pag 1,000 yung budget mo, makakarami ka ng, ng bili talaga. Halos mabibilahan mo lahat. Ang daing na ito ng mga manggagawa, batid ng pamahalaan. Kaya naman, isa na namang kadiwa ng Pangulo ang inlunsad ngayong araw na nakalaan para sa sektor naman ng mga manggagawa. Binuksan ito sa loob mismo ng compound ng labor group na Trade Union Congress of the Philippines. At ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nanguna sa paglulunsad nito. Sa pag-aaral ko, pag nag-industrialize ang isang bansa, kung minsan, naiiwanan ang labor. Kaya sinasabi ko lagi, huwag natin pabayaang mangyari yun. Dahil napakalaki ng ating labor force, napakadami ng mahihirapan kung talagang hindi nating alagaan ng mabuti at bantayan ng mabuti ang kanilang kalagayan habang yumayaman ang Pilipinas. Ay magandang takbo na ngayon ng ekonomiya. Palaki ng palaki na ang ekonomiya natin. Giit pa ng Pangulo, nais ng gobyerno na maramdaman din ng mga manggagawa ang pag-ahon ng ekonomiya. Samantala, base sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ng 0.1% nitong Pebrero ang inflation rate. Pero sa kabila nito, ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, patuloy pa rin pinag-aaralan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang hiling na aumento sa sahod ng minimum wage earners. Yung mga rehiyon na mayroong nakahain na petition for wage adjustments, patuloy ang kanilang proseso. May mga isinasagawang konsultasyon at kasama sa kinukonsulta ng ating pong mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, ang Department of Agriculture at saka ang ating pong DTI. Kasi nakikita natin silang mayroon talagang hawak na kaalaman paano natin mababalanse yung paghingi ng karagdagan ng ating mga manggagawa upang makatugon sa kanilang pangangailangan. Habang pinag-aaralan pa ang aumento, plano ng pamahalaan, dagdagan pa ang kadiwa ng Pangulo para sa mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Luisa Erispe, para sa Bayan.